What is up you guys? So sa video na ito guys, isihimayin natin yung ilang mga place ng Capiz at Negros. So dito guys sa video na ito, i-explain ko sa inyo based sa aking understanding and based sa aking knowledge as a coach. So dito nga guys sa play na ito, kahit na under pressure yung player, yung Negros, is nalusutan niya pa rin yung dalawang depensa, at dito mo talaga makikita yung confidence ng isang player sa kanyang skills. Dito naman guys sa next play na ito, nakuha ng Capiz yung bola, ngunit dito is nagplay safe yung player ng Capiz at hindi na siya gumawa ng diskarte para malusutan yung isang depensa ng Negros. Ginawa niya is cleaner out niya na yung bola. So dito naman guys is playing safe pa rin yung Capiz. Supposed to be pwede niyang madala doon sa open space sa kanan yung bola, and then hahabulin siya ng dalawang depensa at pwede niyang magawa ng diskarte para mapasa doon sa tatlo niyang kakampi yung bola. So dito guys is same story pa rin, playing safe pa rin yung player ng Capiz. Subalit dito nga is munti ka nang makalusot, kaya lang natawagan ng offside yung dalawa o tatlong player ng Capiz yata yung nasa offside position. So dito nga makikita nyo guys na napakaganda ng connection ng players ng Negros, kasi nga palagi sila nakakakita ng kakampi nila na pwede nilang mapasahan. At dito nga is kung makikita nyo is talagang confident yung Negros sa kanilang skills. Makikita nyo dito na napakaganda ng ball control ng player, at saka na nagawa niya ng paraan niya na mapasa yung bola kahit na nga under pressure siya. So balit dito guys is napakaganda din ng depensa ng Capiz, kaya ayon na lumabas yung bola. So dito guys kung makikita nyo is talagang lack of skills yung Capiz dito, kasi nga dinigan niya na agad o pinakita niya na agad kung saan direction siya pupunta, kaya nakuha or naagaw ng Negros yung bola sa kanya. Supposed to be hinarap niya lang dito yung defender at hindi muna siya gumalaw, at antayin niya na lumapit na yung defender. At kung ganyan nakalapit guys, pwede na siyang dumiskarte kung lulusutin niya or ibabackpass niya yung bola. Sa play na ito guys is makikita nyo naman yung lack of connection ng players ng Capiz, kasi nga dito nakikita na ng mga kakampi nila na patakbo na sa kanan yung kanilang fullback, and then supposed to be walang nag-occupy sa open space. Supposed to be guys yung isang player na yan kanina pa dyan na pumunta sa open space para makareceive ng bola, at pag nareceive niya yung bola is pwede niyang mabackpass doon sa tatlo niyang kakampi. So dito guys kung makikita nyo, playing safe pa rin yung forward ba yan or midfield. So dahil nga natakot siya na maagawan ng bola, ginawa niya dito is pinasa niya na lang sa goalkeeper ng kalaban yung bola. Ayun. So yung naging diskarte dapat dito is change of pace dribbling, yung bibilis ka tapos bigla ka na lang babagal para nga makadiskarte ka at ma-off balance mo yung depensa. At kung nakikita nyo dun guys is may tatlong kakampi siya sa paligid niya, at pwede niyang maipasa yung bola doon isa-isa sa kanila. So dito guys sa play na ito, ito yung sinasabi ko na antayin mo yung reaction ng kalaban bago ka gumawa ng yung move, at huwag mo munang ididiga kung saan ka pupunta, kung sa kaliwa ba or sa kanan. Kung nakikita nyo dito guys, yung ginawa ng player ng Negros is hinarap niya yung depensa ng Capiz, at nung malapit na ito, dito niya na ginawa yung kanyang move, 1v1 move, at saka nilusutan niya yung depensa ng Capiz.
Dito naman guys, sa play na ito is napakaganda at napakagaling ng first touch ng player ng Negros dito. Dahil nga alam na alam niya kung saan niya dadalhin yung bola para makagawa siya ng magandang pasa doon sa kanyang kakampi. At ito rin nga yung naging way para nga dito is makapuntos sila.